Yo, mga boss amo mga dyan, no? Mga kabutsyan natin dyan sa Pilipinas, no? Andito na lang po ang nagbabalik, ang Team Padi TV, no? So ayun na nga, no? Tumawag sa akin si Mr. Tood, yung may-ari mismo ng supermarket na pinapasukan ko. Tapos, kasi yung microwave namin, umusok noong nakaraang linggo. So, nag-report kami sa kanila. So ngayon, sabi niyang employer ko, si Mr. Tood, papatay na ng bago kasi luma na raw yun talaga. So ayun na nga, no? Inaantay ko yung si maintenance, si Mr. Ed, kasi siya magdadala. Yung matanda na yun, may dad na. So siya yung nagmi-maintain lahat ng inuupahan na bahay tsaka sa supermarket na rin. No? Mabait yung mabait. So inaantay ko siya. So habang inaantay ko siya, gumagawa na ako ng kodigo ko kasi susunod kong iba-vlog kung paano ako nakapunta dito sa Canada. So abangan nyo yung susunod kong vlog kasi maraming tatanong kung paano ako nakapunta dito sa Canada, anong saan ako nag-apply, yun ang susunod kong iba-vlog. So habang nagbablog ako, dun tayo sa labas kasi tatay ako ng loto, baka sakaling tumama tayo sa loto, di ba? Sa Max Lottery, no? Marami siyang tatanong sa kanong sahod. Next time natin pag-uusapan yung gagawin natin ng vlog yan. Tapos ito pa yung abangan nyo, yung saan ba maganda magtrabaho. Sa cruise ship, sa planta dito sa Canada, o sa supermarket dito sa Canada. Yan ang abangan yung mga video ko para naman na magkaroon kayo ng idea. Kasi itong mga video na ginagawa ko, para lang no, magkaroon ko ng inspiration. No? Tama ba? Yan ang English to. Bike na lang tayo sa English Carabao . So ginagawa ko itong video para at least paano maano kayo, mamotivate ba kayo? Kasi ganito rin ako nung una sa Pilipinas pa ako, no? Kakapanood ng video kay Pinoy Butcher, yan. Pinapanood ko yan lagi. So shoutout sa'yo kung alam ko hindi mo ako kilala, pero lagi ko pinapanood yung video mo. Naka-subscribe na rin ako sa'yo, no? Subscribe na rin sa akin pag napanood mo to, no? Syempre tayo lang din ang tutulungan, no? So yun nga, ginagawa ko itong video para paano ma-inspire din kayo at magkaroon din kayo ng guide sa pag-apply nyo rito sa Canada. Isa pa, itong mga video ko na to, ito ay based lang to sa experience ko, ah. Hindi lahat to hindi ito lahat gawa-gawa lang. Lahat to based lang to sa experience ko. Kung may mali man, kung may pagkakaiba man ako sa mga ginawa ng ibang butcher sa pag-apply dito sa Canada, based na rin yun sa experience nila. Pero itong mga video ko, mga vlog ko, based to sa experience ko kung paano ko napunta rito sa Canada. Yung mga shoutout ko, mamaya lang din sa susunod kong vlog yung shoutout ko kasi nagmamadali ako gawa ng magtatanghali na, no? So, yun lang. Yun, mga kabutya, no? Dumating yung microwave namin na bago. Binigay ng employer, no? Mabait yung employer namin, ha? So, this one from a supermarket? This one? Yes, no? Okay, should be good. So this one, if we don't use, we remove the wire? You don't have to. No need, no? Well, you can leave it plugged. How to turn up this one? Well, only stop? This one? You open that. Okay. And then start, stop. Stop, that's it. There we go. Okay. Okay, that should work. Good. This one, do you think this one is okay? This one working? Minutes. This is normal, no? The metal burning, no? This one is normal?
don't see anything or smell anything yet. So this one is good, no? Working? No, I think it's yeah. I think this one is good now, no? Yeah. So turn up only this one. That's it. Well, depends how hot you yeah, want. Yeah, this one, I know. This one, the controller, right? Temperature, yes. Yeah. And then just bake, unless you're going to broil. Broil is the top one. Mm-hmm. Okay. Just leave that one. Ed, oh. I throw this one. Oh, no. I throw. Are you bringing the supermarket? I'll take it back and get rid of it, yeah. Okay. Thank you, Ed. Thank you so much. Hey, thank you, ah. Thank you. Yun, mga kabutche, no? So, ang bait talaga ng amo namin, no? Si, shoutout kay Mr. Tud, no? Tsaka kay Tracy, no? Mababait talaga sila yung mga amo namin, no? Kasi, dito mo, nasira yung namin yung microwave. So, ngayon, nung unang gamit, pagdating namin dito, ginamit kagad namin yon. Tapos, tinesting namin kung gumagana, pati ito. Eto, unang sa start namin, umusok. Ibang amoy. Siyempre, siguro, na-stuck na matagal. Yung, ano naman, yung microwave oven, testing din namin, mag-reheat kami ng ulam. Biglang umusok yung loob. Nag-apoy, sabi ni Ed, luma na para yun. Kaya, ayun, sa awal ng Diyos, pinantan, after 1 week, pinantan ng bago. Bait talaga ng amo namin sa supermarket. Parang ang hirap bitawan, tapos ang gampan ng trabaho namin. So, yun lang.